sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Average daily COVID-19 cases sa National Capital Region nasa 2,000 na lamang ayon sa OCTA Research Team. Isang resort sa Caloocan City ipinasara dahil sa paglabag sa health protocols. Paghahain ng criminal case sa may-ari ng pasilidad inihahanda na ng local government unit. OFW remittances babagsak pa sa susunod na 2 taon ayon sa isang recruitment expert. Bagong suggested retail price sa imported pork, posibleng ilabas ngayong Linggo. Police General Guillermo Eleazar, pinangunahan ng unang flag raising ceremony bilang PNP Chief. Mga bagong pulisiya na ipatutupad sa police force muli nitong inisa-isa. Ang tanghali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Lunes, May 10, 2021. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy na nakapagtatala ang OCTA Research Team ng pagbaba sa bilang ng mga bagong COVID-19 cases kada araw sa Metro Manila. Sa huling tala ng grupo, nasa 2,300 na lamang ang average number ng mga bagong kaso sa rehiyon. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. 3 linggo lang nakapagtatala ang OCTA Research Team ang downward trajectory o pagbaba sa bilang ng daily new COVID-19 cases sa National Capital Region. Mula sa mahigit 5,000 kaso na naitatala bawat araw noong buwan ng Abril, as of May 8, 58% ang ibinaba nito o nasa 2,300 new cases per day na lang. Ngunit ayon sa Department of Health, posibleng isa sa nakakaapekto rito ang nakita nilang pagbaba sa bilang ng mga individual na isinasailalim sa COVID-19 testing. Atin pa rin kung inoobserbahan kung ito po ay dala talaga ng pagkonti na mga kaso o hindi lang po natin natetest ang ating mga kababayan ng mas madami. Ayon pa sa DOH, dahil sa nakitang pagbaba ng COVID-19 cases ay posibleng luwagan na ang ipinatutupad na community quarantine sa Metro Manila. Ngunit kailangan pa rin anilang ikonsidera ang COVID-19 bed occupancy sa mga ospital. It's not really just the numbers that we look at. Kailangan tignan din po natin yung atin pong healthcare utilization and that should be the hospital capacity na meron tayo. Although this is the signal for escalation. Sa tala ng OCTA Research, bumaba rin ang COVID-19 bed occupancy sa mga ospital sa rehiyon na umaabot na lang sa nasa 51%, habang ang intensive care unit o ICU occupancy naman ay nasa 69% na lang. Samantala, kinukonsidera naman ng OCTA Research Team na areas of concern ang mga lungsod ng Cagayan de Oro sa Misamis Oriental, Puerto Princesa sa Palawan at Bacolod sa Negros Occidental, punsod ng pagtaas ng mga bagong kaso sa mga lugar. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinalaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local chief executive na hindi magpapatupad ng restrictions sa mass gathering. Ay sa kagawaran, mahaharap ang mga ito sa reklamo kapag napatunayang nagpabaya sa kanilang mga obligasyon. Narito ang report ni Rosalie Coz. Sa layuning mapangalagaan ng public health at safety, nagbigay ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local chief executives na ipatupad ang pagbabawal o limitasyon sa mass gathering sa iba't ibang klasifikasyon ng community quarantine sa bansa. Kung papalyang maipatupad ito, posibleng maharap sila sa parusa dahil sa pagpapabaya sa pagganap ng tungkulin. Sa pahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo, maaaring sampahan ng administrative complaint o criminal case ang mga irresponsableng leader ng lokal na pamahalaan. Anya, may importanteng tungkuling ginagampanan ang mga local government units o LGUs sa pagpapatupad ng regulasyon laban sa mass gatherings at kinakailangang i-adopt at sundin ang guidelines at mga polisiya ng Interagency Task Force. Inatasan din ni Anyo ang Philippine National Police o PNP na istriktong ipatupad ang mga pulisiya ng IATF laban sa mass gatherings.
maaari namang magsumbong o maghain ng reklamo ang mga mamamayan sa local DILG regional offices kung hindi maipatutupad ang mass gathering regulations sa pamamagitan ng email sa dilgeoc.complaint@gmail.com. At numero ng telepono 02-8876-3454, local 881-884. Sa Modified Enhanced Community Quarantine, maaari ang religious gathering, subalit limitado lamang sa 10% ng venue capacity at bawal ang gathering sa labas ng residences. Sa ilalim naman ng General Community Quarantine, pwede rin ang religious gathering, subalit limitado lamang sa 30% ng venue capacity at bawal pa rin ang gathering sa labas ng residences liban sa mga pinahihintulutan. Samantalang sa Modified General Community Quarantine naman, maaari ang gatherings hanggang 50% ng seating o venue capacity, subalit ipatutupad ng mahigpit ang minimum public health standards. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasara ng Caloocan City Government ang isang resort dahil sa paglabag sa mga health protocols, particular na sa mass gathering. Inihahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng kasong kriminal na inihain laban sa may-ari ng facility. At mula sa Caloocan City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, ito bang pagpapasara sa resort na ito ay temporary lamang o permanente na? Sir, tuluyan ang ipinasara itong gubat sa Ciudad Resort dito sa North Caloocan City. Ito ay matapos sa tumanggap nga ito ng mga customer na nag-swimming sa resort kahapon. Ayon kay Mayor Oscar Oca Malapitan, opisyal na rin pinoproseso ang revocation o pagpapawalang visa ng business permit ng establishmento. Inihanda na rin ng legal department ng Caloocan City Government ang paghahain ng criminal case laban sa may-ari nitong pinasarang resort. Kaugnay nito kaugnay ito sa paglabag nga ng sa mga ipinatutupad na guidelines ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF laban sa pandemya. Maaarian niyang patawan ang mga lumabag ng parusang 6 na buwang pagkakakulong at multang umaabot sa 20,000 piso. Kasalukuyan namang hinihinga ng Caloocan City LGU ng paliwanag ang kapitan ng Barangay 171 na siyang nakakasakop dito sa gubat sa Ciudad Resort. Kinumpirma naman ni Mayor Oca na hawak na nila ang listahan ng guests o mga customer na nagpunta sa resort at tinatawagan na ang mga ito para sa contact tracing. Plano ng LGU na isailalim sa COVID-19 testing ang mga bumisita sa resort. Ngayong umaga ay nagpunta naman dito ang ilang pulis at kawani ng barangay para rin sa kanilang isinasagawang contact tracing efforts, ngunit hindi anila nakikipag-coordinate ang may-ari ng resort. Naglagay naman ng checkpoint ang pulis dito sa lugar para sa seguridad. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad. Kaugnay sa panununtok umano ng ilang customer sa isang kawani ng media na kumukuha ng video sa resort kahapon, ngunit ang dalawang suspect nga ay nakaditine doon sa may police station dito sa Caloocan. Yan ang latest dito. Balik sa iyo, floor. Sir, nabanggit mo na imbisigahan din yung barangay chairman na nakakasakop dyan sa lugar. Sakaling mapatunayan na nagbigay siya ng permit, ano ang kukulang parusang ipapataw sa kanya? Floor, kinukumpirma pa natin kung ano yung maaring ipataw. Ngunit ang ayon kay Mayor Oca, depende yan kung ano yung pagpapabayang ginawa ng kapitan ng barangay dito. Floor. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Binigyan na ng Emergency Use Authorization ng World Health Organization ang Sinopharm COVID-19 vaccine ng Beijing Institute of Biological Products sa China. Ibig sabihin, kabilang na ito sa emergency use listing ng WHO ng mga bakunang maaaring gamitin kontra COVID-19. Dito sa Pilipinas, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang DOH na ang mag-aasikaso sa emergency use authorization ng Sinopharm. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nagbigay na ng green light ang World Health Organization sa paggamit ng COVID-19 vaccine ng Sinopharm. Ligtas-an nila ito at mabisa ang gamitin kontra COVID-19.
Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang pagkakaloob ng emergency use approval sa Sinopharm ay makakapagbigay gabay sa mga bansa upang mapabilis ang kanilang pag-aproba sa EUA ng naturang bakuna. Ang Sinopharm ang kauna-unahang COVID-19 vaccine na mula sa non-Western country na kasama sa emergency use listing o EUL ng WHO. Ang mga COVID-19 vaccine na unang nasa EUL ng WHO ay ang Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson at Moderna. Sinopharm COVID-19 vaccine ang bakunang itinuro kay Pangulong Duterte, bagaman wala pa itong EUA sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang DOH na ang mag-aasikaso sa EUA ng Sinopharm sa Pilipinas upang magamit ang mga donasyon na ibinigay ng China. Posibleng Sinopharm pa rin naman anya ang second dose ng Pangulong Duterte para sa kanyang COVID-19 shot. Ipinahayag din ng DOH na ang EUL na ibinigay ng WHO sa Sinopharm ay makakatulong na mapabilis ang evaluation ng mga eksperto sa Pilipinas sa naturang bakuna. Bagaman may EUL lang isang bakuna, kailangan pa rin itong dumaan sa regulatory screening ng health experts sa bansa. Samantala, bagaman may EUA na ang Sputnik V sa Pilipinas, kailangan pa rin ang hiwalay ng EUA ang one-dose COVID-19 vaccine version nito na Sputnik Lite bago pahintulutang magamit sa bansa. Mayroong 79.4% efficacy ang one-dose Sputnik Lite kumpara sa 91.6% two doses ng Sputnik V. Batay sa impormasyon ng Russian health officials, mabisa ang Sputnik Lite kontra lahat ng strains ng coronavirus. It's a different EUA, no? So kahit nga yung production, halimbawa yung AstraZeneca, no? So kapag galing siya sa bansa na, for example, sa Korea, tapos may na iba nang galing sa Thailand, iba-ibang EUA yan. Kasi pag tinignan ho natin yung Emergency Use Authority, very specific siya dun sa pumapasok sa ating bansa. Very specific ang detalye niyan, ilan, gano yan kadami, saan yan galing and all. So pag may pumasok na bago uling Sputnik V and iba na yung pangalan, may Sputnik Lite, kailangan po ng bagong EUA niya. Inaasahan naman ang pagdating pa ng kauna-unahang supply ng 193,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine sa May 11. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., initial pa lamang anya itong vaccine supply mula sa Pfizer-BioNTech. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinanukala ng isang mambabatas na kunin muna sa congressional insertion sa 2021 budget ng ilang miyembro ng Kongreso ang karagdagang pondo na kailangan para sa pagbili ng bakuna contra COVID-19 sa bansa. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nasa 20 bilyong piso ang karagdagang pondo na kailangan ngayong taon para sa dagdag supply ng bakuna contra COVID-19 ayon kay Senator Panfilo Lacson. Kasunod dito ng naging pulong ng senador at ni Senate President Vicente Soto III, kina Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Testing Czar Vince Dizon at Contact Tracing Czar Benjamin Magalong noong Huwebes. Ayon kay Lacson, maaari itong kunin sa congressional insertions o yung mga ipinasok na mga mambabatas sa 2021 budget na minarkahan ng Department of Budget and Management na for later release. Hindi umano ito na ikonsulta sa mga ahensya ng gobyerno kaya hindi maipatupad. Kayang-kaya rin anyang makuha ang 20 bilyong piso mula sa pag-realign ng mga hindi pa nagagamit na pondo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon pa sa senador, pinayuhan na nila ang government panel na kausapin si DBM Secretary Wendell Avisado para sa mga alokasyon na maaaring pagkunan upang hindi na ito maisama sa panukalang Bayanihan 3. Samantala, napagkasunduan din na ilalagay na bilang regular fund ng Department of Health ang 90 billion pesos na kinakailangan pondo para sa bibilhing COVID-19 vaccine sa susunod na taon para masiguro ang availability nito. Sa ilalim kasi ng 2021 national budget, nasa 72.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa COVID-19 vaccine kung saan 70 billion pesos nito ang nasa unprogrammed funds o yung popondohan pa lamang. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipamahagi na ang nasa 81% ng 22.9 billion pesos na ayudang inilaan ng pamahalaan para sa mga residenteng apektado ng lockdown sa NCR+.
Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anio, nasa 18.6 billion pesos o katumbas ng 80.95% na ang naidistribute sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Nasa 18 lokal na pamahalaan ang nakatapos na ng pamamahagi ng ayuda. Nanguna rito ang lalawigan ng Laguna. Nasa 93.84% na ang nakumpleto ng Laguna LGU. Sumunod ang Metro Manila na nasa 81.92% na. Kumpiyansa ang DILG na matatapos ng mga LGU ang distribusyon ng ayuda sa itinakdang deadline sa May 15, araw ng Sabado. Magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng remittance ng mga overseas Filipino workers sa susunod na 2 taon. Ayon sa isang recruitment expert, ito ay dahil sa mababang bilang ng mga nadideploy na OFW sa ibang bansa dahil sa pandemya. At mula sa Rizal, may report si Nel Maribohok live. Nel, gaano ba kahalaga ang OFW remittance sa bansa? At ilang porsyento ang ibinaba ng deployment ng mga OFW ngayon taon? Yes, sir. Huwag na munang asahan na tataas ang remittances ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng pandemya. Ayon sa recruitment expert na si Emmanuel Gaslani, ang OFW remittance ay maaari lamang umakyat sa 2% ngayong 2021. Malaki ang kontribusyon ng mga ipinapadalang pera ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagbaba ng OFW remittance ay dahil na rin sa mababang deployment ng mga OFW bunsod ng pagsasara ng mga border at patuloy na pagpapauwi sa mga OFW. Batay sa datos ni Gaslani, mula 2018 hanggang 2019, aabot sa 400,000 domestic workers ang na-deploy sa Middle Eastern countries tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Oman. Pero sa ngayon ay nananatiling naka-lockdown. Ayon naman sa Philippine Overseas Employment Administration, umabot sa 1.4 million workers ang na-deploy na sa ibang bansa. Pero karamihan dito ay mga rehire lamang. Noong 2020, kalahating milyong OFW ang nawalan ng trabaho. Nasa 380,000 naman ang napauwi ng Pilipinas at 60,000 naman ng mga OFW ang inaasahang uuwi ngayong 2021. Ayon kay Gaslani, hindi pa makakabangon ang sektor ng OFW sa susunod na 2 taon dahil pa rin sa pandemya. Ilan anya sa mga ekonomiya sa Middle East at Europa ay negatibo pa ang kanilang pagtingin na makakabangon sa mga susunod na taon. Floor. Maraming salamat, Nel Maribohong. Nasa stable condition na ang 2 seafarer mula sa India na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, maayos na ang kondisyon ng 2 at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa kabila nito, 2 pa sa kanilang kasamahan na sakay ng MV Athens Bridge ang dinala sa ospital matapos na bumaba ang oxygen level, habang kasalukuyan pa rin naka-quarantine sa loob ng barko ang 8 pang seafarer na positibo rin sa COVID-19. Nakatakda namang bumaba ng barko sa May 14 ang siyang panilang kasamahan na negatibo sa virus. Dumating nitong weekend ang dagdag na 2 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, nakalaan sa mga lugar sa National Capital Region o NCR Plus Bubble ang 25% ng mga ito. At mula sa Quezon City, may live report si Icon Miguel. Aiko, kailan na i-distribute sa mga LGU itong mga bagong dating na bakuna? Floor, simula na ngayong araw ang deployment o distribusyon ng supply ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa mga rehiyon. At ayon nga sa Department of Health, 25% ng supply ay mapupunta sa mga lugar sa NCR Plus. Sumunod naman pinakamalaking alokasyon ng AstraZeneca COVID-19 vaccines ay sa Region 3 at... Yeah.
kami ang bilang ng hawaan at upang magkaroon na umaabot na yung herd immunity. Malalabas niya ng karagdagang impormasyon ng Department of Health kung ilan naman ang nakalaan pa sa ibang rehiyon. Samantala, Floor, ayon sa Department of Health, kapag kompleto na nila ang mga dokumento ng Sinopharm, ay saka sila maaari nang magsumite ng Emergency Use Authorization Application sa Food and Drug Administration. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay sila ang kakatawan sa vaccine manufacturer na Sinopharm. Paliwanag ni Undersecretary Vergere, maaari itong gawin ng Department of Health. Ang pagsumite ng EUA para magamit ang isang gamot o bakuna sa Pilipinas, lalo na kung may health crisis. Lalo na nga at kasama na niya itong Sinopharm sa emergency use listing ng World Health Organization. Floor, ang EUL kasi ay isang katiyakan na safe at mabisa ang isang COVID-19 vaccine. Paliwanag pa ng Department of Health sa pagitan na ng gobyerno to gobyerno o pamahalaan at pamahalaan ang usapan nito at hindi na kailangan pang idaan sa vaccine manufacturer para makabili ng bakuna kapag may EUA na ang Sinopharm dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Arco Miguel. Iniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng medical oxygen sa Pilipinas. Mahalaga ang oxygen supply lalo na para magamit ng mga COVID-19 patients na nangangailangan ng suporta sa paghinga o respirator. Magbabalik si Aiko Miguel. 1,221 na ospital sa buong bansa ang nagbigay na ng ulat sa Department of Health kung ano ang estado ng oxygen supply sa mga ospital. Ayon sa DOH, tatlo lang sa mga ito ang nakararanas ng shortage sa loob ng isang araw, 15 ospital lang sa loob ng isang linggo at 63 sa loob ng isang buwan. Ngunit 943 anila sa mga ospital ay may sapat na oxygen supply. Batay sa assessment ng DOH, hindi kulang ang supply ng medical oxygen sa bansa. Base sa numerong inaibigay ko sa inyo, it is enough, it is sufficient sa ngayon, sa current number din ng mga kaso natin. May datos rin na hawak ang DOH kung ilan ang nakukonsumong oxygen tanks bawat araw. Mahalagaan nilang mamonitor ito para sa COVID-19 treatment ng mga nangangailangan ng oxygen support. Ayon sa DOH, nakipag-ugnayan na sila sa DTI kaugnay sa supply ng oxygen sa iba't ibang panig ng bansa. We are consuming about 14,000 tanks per day nationwide, and specifically for NCR, we are consuming 5,300. So all of this data from this survey, we have forwarded to the Department of Trade and Industry. Sa katunayan, kahapon po sa IATF, nag-present na po sila, nakausap na po nila yung tatlong malalaking gawaan o nag-generate ng oxygen para sa ating mga ospital dito sa Pilipinas. Meron po sa Cebu, meron po sa Calamba, at meron po dito sa Taguig. Hindi naman anila kampante ang pamahalaan, kaya tinitiyak pa rin ito na hindi magkukulang ang oxygen supply sa Pilipinas kung sakali mang madadagdagan ang mga COVID-19 patient na mangangailangan nito. So that we can be ready and we can prepare our health system if in case, and hopefully not, na magkaroon po tayo ng mas mataas na pangangailangan para sa oxygen supply. Sa kabuuan, 1,101,990 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 61,294 sa mga ito ang active cases. 1,022,224 na ang gumaling sa sakit. At 18,472 naman ang nasawi. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang paghahanda ng mga detention facilities sa bawat syudad at munisipalidad. Kasunod dito ng mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte na pag-aresto sa health protocol violators. Narito ang report ni Dante Amendo. Pinulong ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar ang kanilang commanders kasama ang regional directors sa buong bansa noong Sabado. Kabilang sa pangunahing pinag-usapan ang paghahanda ng detention facilities na mapaglagyan sa inaasahang pagdami ng mga maaarestong health protocol violator. Partikular na rito ang mga hindi magsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar alinsunod sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay PNP Chief Eleazar, dapat ma-address ang problema sa kakulangan ng detention cells. Dagdag pa nito, makikipagtulungan sila sa mga lokal na opisyal para sa paglalagyan ng mga detention facilities sa mga komunidad. Dapat masiguro pa rin anya na masusunod ang minimum health standard gaya ng physical distancing sa detention cells. Dahil kung hindi ay mababaliwala lamang ang dahilan ng pag-aresto sa mga ito. Nagpaalala rin ang opisyal sa mga police personnel na sumunod sa mandato na hanggang 12 oras lamang maaaring i-hold ang isang violator kung walang kasong naisasampa. At ipatutupad ang maximum tolerance sa quarantine violators at nagbabala laban sa posibleng pang-aabuso laban sa mga sibilyan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Police General Guillermo Eleazar ang kanyang unang flag raising ceremony bilang hepe ng pambansang pulisya. Dito ay muling nilinaw ng general ang mga pulisya na mahigpit na ipatutupad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano-ano itong mga pulisiyang ito? Aga, sa unang flag raising ceremony nga nitong si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar bilang pinuno ng pambansang pulisya, muli nitong iginiit ang pagpapatupad ng intensified cleanliness program o paglilinis mula sa mga istasyon ng pulisya hanggang sa paglilinis naman sa mga tiwaling pulis. Maayos na recruitment process na walang palakasan o padrino system. Paglaban sa illegal na droga at terorismo at panghuli sa mga walang face mask o hindi nagsusuot ng face mask, ngunit hindi daw maaaring parusahan o saktan ang mga ito. Arestuhin nyo, dalhin nyo sa inyong holding area, pero huwag nyo paparusahan. When we say paparusahan, kung ano mga pinagagawa, na utang na loob pa dahil hindi nyo kinasuhan. Mali yun. Sinabi pa ni Eleazar na bigyan ang mga ito ng libreng face mask dalhin sa istasyon ng pulisya. Bago nyo dalhin, dahil ang violation niyan ay non-wearing of face mask, bigyan nyo ng face mask. Si Eleazar, makipag-ugnayan sa mga LGU kung may lugar na pwedeng pagdalhan sa mga mahuhuling violators. Samantala, kasabay din agad ng flag raising ceremony kanina umaga, isinagawa ang assumption of office ng mga na-promote na member ng command group. Na-promote bilang number 2 man o deputy chief for administration, si Police General Jose Lito Veracruz. Habang number 3 o Deputy Chief for Operations naman, si Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. At number 4 man naman ng PNP o the Chief Directorial Staff, si Police Lieutenant General Leonardo Carlos. Nagkaroon din ng balasahan sa 11 pang opisyal ng PNP kabilang ang 7 general. Si Police Major General Bernabe Barba ay ibalba ay inilagay bilang director ng Directorate for Integrated Police Operations Visayas mula naman sa Special Action Force, kapalit siya ni Lieutenant General Carlos. Si Police General o Brigadier General Felipe Natividad naman ang inilipat bilang director ng Special Action Force mula sa Police Regional Office Caliber Zone o Pro 4A. Habang si Police Brigadier General Eliseo Cruz ang pumalit kay Natividad na director ng Pro Caliber Zone mula sa Southern Police District. Si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ay inalipat sa NCRPO. Pinalitan din ang direktor ng Pro Mimaropa na si Police Brigadier General Pascual Muñoz. Nilipat kasi si Muñoz sa Directorate for Logistics. Si Police Brigadier General Nelson Bundok ang direktor ng Pro Mimaropa o Police Regional Office 4B. Habang si Police Brigadier General Hamile Makaraid na mula sa Directorate for Logistics ang inilagay din sa NCRPO. Ang naturang reshuffle ay epektibo ngayong araw, May 10. Ang panibagong paggalaw ayon kay Eleazar sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP ay bunsod ng pagpalit ng liderato ng pambansang pulisya matapos ang retirement ni dating PNP Chief Police General de Bolsinas noong nakaraang Sabado. Aga? Lea, tungkol dun sa mga health protocol violators, ano, dadalhin doon sa detention facility, bibigyan ng face mask at hindi parurusahan. So ano yung program na gagawin noong mga violator doon sa detention facilities? May seminar ba sila? Pagmumultahin ba sila? O dinitalyo ba yan, Lea?
Tama ka dyan, aga hindi sila sa detention facility dadalhin. Ang tawag nila doon ay holding area. Dahil may bagong utos itong si General Eleazar na bawal ikulong itong mga lumalabag sa hindi pagsusuot ng face mask. Ang gagawin kapag nahuli sila, bibigyan sila ng face mask at saka dadalhin doon sa holding area kung meron yan sa mga police station. Or makikipag-ugnayan nga sila sa LGU kung saan na kung may area itong mga barangay para doon dalhin. At pagdating doon, ipuproseso sila dahil doon aalamin kung ano ang umiiral na, na ordinansa doon sa lungsod. Kung sila ba ay pagmumultahin, bibigyan sila ng ticket o sila ay papatawa ng community service. Yun ang sinabi ni General Eleazar. Pero bawal silang ikulong. Aga? Alright. Maraming salamat, Lea Ilaga. Inaasahang mas mapabababa pa ang presyo ng imported pork sa mga pamilihan sa Pilipinas. Ito ay kapag naipatupad na ang bagong suggested retail price para sa inaangkat ng bansa na kaninang baboy na inaasahang ilalabas ngayong Linggo. Narito ang report ni Ray Pilayet. Nagkasundo ang Senado at Economic Team ng pamahalaan noong nakaraang Linggo na amyandahan ng Executive Order 128 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatakda ng taripa sa karne ng baboy na inaangkat ng bansa. Gagawin ng 10% ang taripa sa loob ng unang tatlong buwan. Ngayong Linggo ay inaasahang mailalabas na ang amended version ng EO at gayon din ang suggested retail price o SRP para sa imported pork products. Well, ang presyo po base dito sa final na taripa na binaba na taripa ay we are now making the calculations and we are doing this in tandem in partnership with the Department of Trade and Industry. Dati nang naglagay ng 270 hanggang 350 pesos na SRP ang DA sa imported pork pero hindi pa nila masabi ngayon kung mas mataas o mas mababa ang ipapalit dito. Pero sa pagtataya ng kagawaran, malaki ang ibababa ng presyo ng imported pork kapag naipatupad na ang mas mababang taripa at dagdag na importasyon. Nakikita po natin in general na bababa ang pork prices, imported pork prices to a level of about 23%. Una nang sinabi ng Meat Importers and Traders Association na kaya nilang ibigay ang hanggang 320 pesos na retail price ng mga imported pork kahit na dagdagan pa ng 5% ang bagong taripa. Nasa 340 hanggang 400 pesos pa rin ang presyo ng lokal na karne ng baboy sa mga pangunahing pamilihan sa Metro Manila. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtamo ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang 80 years old na lola matapos bakunahan ng AstraZeneca sa Western Australia. Para sa detalye, narito ang report ni Marvin Delphine. Dalawang linggo na ang nakakaraan mula nang i-airlift sa Fiona Stanley Hospital sa Perth, Australia ang 80-year-old na si Maureen Dubuque ilang araw matapos tumanggap ng AstraZeneca vaccine. Unang napansin ang malaking pasa sa dila ng gina at nagpatuloy sa paglaki sa paglipas ng gabi, kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan at nakaranas din ng bleeding gums. Sa panahon ng pananatili niya sa hospital, dalawang beses siyang kinailangang salina ng dugo at sumailalim sa bone marrow biopsy. Posible namang sumailalim sa spleen removal ang matanda. Habang iniimbestigahan ang adverse event report, isinantabi muna ang second dose ni Dubuque. Samantala, 11 kaso ng thrombosis with thrombocytopenia syndrome o blood clotting ang naitala na sa Australia matapos makatanggap ng COVID-19 vaccine shot. Gayunman, hinihikayat pa rin ni Queensland Health Minister Yvette Death ang mga kababayang magpabakuna. Marvie Delphin, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Higit sa 60 tao ang nasawi at higit 150 naman ang sugatan sa pambobomba malapit sa isang paaralan sa Afghanistan. Kabilang sa mga biktima ang mga estudyante sa naturang paaralan. Narito ang report ni Nina Bascon. Isang bomb attack malapit sa Syed O Shahada High School sa West Kabul sa Afghanistan ang kumitil sa buhay ng higit sa 60 tao, samantalang higit din sa 150 naman ang mga sugatan. Ayon sa Afghan officials, karamihan dito ay mga babaeng estudyante, edad 11 hanggang 15 taong gulang, na palabas ng paaralan sa oras ng pambobomba. Kumalat sa social media ang mga larawan ng mga duguang backpacks at libro sa tapat ng naturang eskwelahan. Inakusahan ni Afghan President Ashraf Ghani ang grupo ng Taliban o Islamic Emirate of Afghanistan sa naturang insidente. Ngunit itinanggi ito ng spokesperson ng naturang organisasyon na si Zabihullah Mujahid. Ayon sa kanyang pahayag, kinukundena ng organisasyon ang pagbomba na ito na tumarget ng mga sibilyan at hinihinala nila na ito ay kagagawa ng Islamic State Group o IS. Samantala, tinuligsari ng European Union Delegation in Afghanistan at UNICEF ang kakilakilabot na bomb attack na ito at iginiit na hindi dapat maging biktima ng violence ang mga bata. Nanawagan din sa world leader si Malala Yousafzai, isang advocate for girls' education and women's equality, na magkaisa upang maingatan ang buhay ng mga kabataan. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita pumuli dito sa Pilipinas. Patuloy na dinidinig sa Senado ang panukalang pagtatatag ng Department of Overseas Filipinos. Pero ang ilang senador tila naguguluhan pa sa panukalang ahensya dahil sa gagawing consolidation ng mga trabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa Quezon City, may live report si Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang mga punto na kinikwestiyon ng mga senador dito sa panukala? Aga, ilan nga sa mga na-question ng ilang senador sa pagdinig ng Senate Committee on Labor ay ang magiging organizational structure ng DOFIL, ang paglalagay ng pondo at ang pagkukuhanan nito sa ilalim ng panukalang DOFIL, pag-iisahin ito ang mga opisina na nasa Department of Labor and Employment at Department of Foreign Affairs na nangangasiwa sa kapakanan ng overseas Filipinos. Mananatili bilang attached agencies ang Philippine Overseas Welfare Association o POEA at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pero gusto pang maliwanagan ni Senator Amy Marcos dahil ang dalawang ahensya na ito ang dapat anyang sentro ng DOFIL. Tingin din ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, mas magiging mainam kung gagamitin na lamang sa COVID-19 response gaya ng pagbili ng bakuna ang pondo na gagamitin sa pagtatatag ng DOFIL. Na-question din ni Senator Nancy Binay ang posibleng problema sa jurisdiction o overlapping function sa paglalagay ng Assistance to National's Office na siya mag-aabsorb sa ilang opisina ng DFA gaya ng Philippine Overseas Labor Office sa ibang bansa. Pero paliwanag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, mas magiging maliwanag at madalian niya ang pagtugon sa mga problema ng overseas Filipinos dahil mayroon ng isang departamento na mangangasiwa nito. Sa ngayon aga, patuloy pa ang pagdinig sa issue at hiningi na ng mga senador ang detalyadong presentasyon para sa panukala. Matatanda ang noong December 2020, sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas para sa pagtatatag ng DOFIL. Habang noong March 2020 naman, inaprobahan ng Kongreso ang House Bill 5832 o ang Department of Filipinos Overseas o DFO Act. Samantala aga, sinabi naman ni Labor Secretary Silvestre Rebello III na inirekomenda na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Rodrigo Duterte ang karagdagang 5.2 billion pesos na pondo para sa repatriation efforts ng gobyerno. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Isang isla sa Bulacan ang dinayo ng Members Church of God International upang magpakain at pamigay ng
libreng groceries. Narito ang report ni Nestor Torres. Pitong daang pamilya ng mga mangisda ang naninirahan sa isla ng Barangay Salambao sa bayan ng Obando, Bulacan. Paggawa ng lambat at pangingisda ang kanilang pinagkakakitaan. Karamihan ng mga bahay dito, yari sa Kawayan at nakaangat lamang sa tubig dagat. Nitong Enero, nagkasunog sa isla. 14 na pamilya ang nawala ng tahanan. Kaya't nagtawid dagat ang MCGI volunteers, hatid ang almusal at mga grocery para sa mga pamilyang nasunugan. Nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon Diyos tapos sa MCGI na natulungan niyo po kami. Kasi nga po, tawid-gutong rin po sa amin yung tulong niyo sa amin. Hirap na hirap po kami ngayon eh. Buti, binigyan po kami ng gusire. Gawa ng Diyos, doon nakukubuka ng lakas na hindi kami mababayaan at ibabalik na kung ano ang nawawala sa amin. Kaya, masalamat po kami. Kayo siguro ang daan na nakapagbigay ng tulong po sa amin. Salamat po sa Panginoon Diyos. Ang bahay ko, hindi ko pinangunayaman. Ang malaga sa akin, nakaligtas ako. Salamat sa tulong niyo. Sa iba, simpleng pagkain ang kape, pandesal at itlog. Ngunit sa mga residente, ngayon lang sila nakaranas na malibre ng almusal. Maliit man malaki, ang importante kasi naalala. Naalala kami dito. Malaking bagay na rin yan eh. Sa panahon ngayon, malaking bagay yan. Marami ng bagyo, baha at malalakas na alon ang nagdaan. Ang pag-asa at pagtitiwala ng mga mangingisda ay ang tulong at magagawa ng Diyos na may likha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapag-grocery ng libre sa MCGI Free Store ang ilang mahihirap na residente sa Davao City at Davao del Norte. Nakapag-almusal din ng libre ang mga mangingisda sa isla ng Samal. Narito ang report ni Marisol Montaño. Sa tuloy-tuloy na paggawa ng mabuti ng Members Church of God International, sunod-sunod din na isinasagawang free store at pagpapakain sa Davao City at Davao del Norte. Benepisyaryo ng free store ang ilang mahihirap na Davaoenyo, gaya na lang ni Visitacion Bagulor, 77 anos, na nahinto sa paglalako ng mani dahil sa pandemya. Kaya naman malaking bagay na makapag-grocery siya ng libre para sa araw-araw na pangangailangan. So, salamat sa Diyos nga yatagan may dakong tulong galing sa MCGI. Isang deaf and mute din ang napagkalooban ng free items. Sa hirap ng buhay ngayon, bibihiraan niya na may mga nanglilibre pa. Malaki ang aking pasasalamat sa MCGI at sa Diyos dahil sa proyektong ito kasi nabigyan kami ng pagkain at grocery. Salamat sa Diyos! Samantala, sa Island Garden City of Samal naman, bida ang mga mangingisda sa libreng almusal na kape, pandesal at itlog ng MCGI. Karamihan sa mga ito ay hindi na nakakapag-almusal dahil sa hirap ng buhay dulot ng pandemya. Sa kabuuan, nasa 213 ang recipient ng free store at libreng almusal. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang digital concert ang isinagawa ng LG Philippines at Wish 107.5 kagabi bilang tribute sa ating mga nanay. Kasabay nito ay inirelease din ng LG Philippines ang isang awit tungkol sa pag-ibig ng isang ina. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Bukod sa pagharap sa kanilang mga career o trabaho sa araw-araw, pangunahing lumilingap sa pamilya ang isang ina. No one's ever like you. At bilang tribute sa kanilang walang kapagurang pagmamahal, isang song launch at digital concert ang isinagawa ng LG Philippines at Wish 107.5 kagabi. Bukod sa mga song performance na dedicated sa mga nanay, nirelease din ang isang awitin na naglalarawan ng pag-ibig ng isang ina. Pinamagatan itong Life's Good When I Am With You na binigyang buhay ng BMPI artist na si Rhea Basco. Ayon kay LG Philippines Manager Trish Pangilinan, espesyal ang awit na ito. First of all, our LG washers has a special end cycle tone. By this tone, you will know that your laundry's done and your clothes are clean and fresh. We have developed this tone into a song dedicated to all our mothers. For the lyrics, it is actually very personal for me. I was inspired by my mom, who is a strong, independent woman and who has raised me to be the woman I am today. In this song, we relate the characteristics of our mother to our LG washers, because just like these wonderful women, our washers are reliable, strong, and a top quality. They make sure to always care for what you wear, and ultimately, they are perfect and life's good when you are with them. Tatlong mapapalad na wisher naman ang napili sa Life's Good with Mom's Love photo contest dahil sa post ng larawan ng mga ito kasama ang kanilang nanay na may kasamang song dedication. Ang first prize winner ay nakakuha ng isang bagong LG washing machine na kilala dahil sa kanilang teknolohiya, kabilang na ang LG Steam na nakapapatay ng bakterya at viruses sa dami. One of them being the AIDD, which stands for Artificial Intelligence Direct Drive. It means that whenever you just put your laundry in our washers, choose a cycle, it will detect the softness and the weight of the fabric, and it will choose the right and proper washing, which give your clothes the utmost fabric protection. Second is a Turbo Wash 360. This feature will make your clothes clean and fresh in just 39 minutes. This is perfect if when you're in a hurry. Third is the LG Steam Plus. Your clothes gets heated up to 60 degrees Celsius, killing 99.9% of bacteria in your clothes. Samantala, mapapanood ang lyric video ng awiting Life's Good When I Am With You sa Facebook page ng Wish 107.5. Mirasol Abogadil, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan ngayong Lunes ng tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNEWS, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali!